Oh. Yan yung neck to neck. Good luck. Grabe. Very good. Mataas sa, na, kinuha na sa mataas, itinaas pa, itinaas pa. Grabe. Nabuhay na! Oh, one time. Bara! Huwag mo papakita yung high pitch ba? Baka matuloy tayo sa tapat. Hindi makita, di marinig. Ang boss. Pinsay na utan. Yan! Patungo sa hinangan, nabuhay na banal. Bakit may pinitay kung hindi abot, no? Kunti lang naman ang ano. Buhay na. Tinapos lang ng konti. Ay, sa ano ha? Sabado, pag-aralan niya yung bim, 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 bim. Sila ba talaga yung mag-aaral, ha? Sila na mag-aaral. Kahit di nila pag-aralan yan. Mamanilang nila yung kantang yun. Bata talaga yung in-adjust. Baka mamaya sila pa yung beep, beep, beep lang, beep. Anong, lang. Anong gusto mo? Time up? Ayan, try nyo nga. Ayan yung dalawa, oh. Ayan, ayan yung dalawa. Singer na singer ang dating, eh. Hindi parang nagra-rally lang. April boys. Ano nangyari? Wala pa nga, di ba? Ito, high pitch din, oh. Taas tumili, oh. Ah, taas, ah. May kutob ka ba, Pao? May kutob ka? Hello? Ilan ba yung kausap mo? Alam, parang ang dami nila. Oo nga, parang may sarili siyang echo. Hello? Hello po, mamala! Salamat po! Mamala, salamat po! Lopit, challenge. Dama na naman ang kutob ko. Roberto, ikaw ba yan? Roberto, huy. Roberto! Roberta! Roberto! Mamaya ka na umiyak, kausapin mo muna ako. Roberto, umiyak ka na umiyak. Kausapin mo muna ako. Kung di ka tatigil, bubunot ako ng iba. Oh, ayun, kinausap ako. Hello, Roberto. Oh, di ba kinausap ako? Roberto, he's on. Ikaw ba yan? Roberto, he's on. B7371, Corner Estacio Tartaria. Cornel. Cornel. Cornel talaga. Cornel Estacio Tartaria. Ang ganda ng address. Ang taray. 37... P7. 371. Cornel. 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 Estacio Tartaria. Tartaria. Ang baho naman ng tartar. Parang chicken tartar. Abantahan nyo na si Roberto. Baka himatayin. Oh, Diyan, iiwan ka muna dyan, ha? Yeah, practice muna kami dito. Diyan sa mga high muna kayo. Oh, dyan muna kayo mga ano. Okay, ha? Turuan mo ng beep-beep. Beep, 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 Nongki. Nongki Talde, happy birthday. Jovita Luna, Roxanne Calibuso, happy birthday. Happy birthday din kay Haynes Canyones at kay Reca May Alarcon. Sa Sabado, Miss Millennial Philippines 2018 na. Kaya 11:30 pa lang, tumutok na! Ako, wala nang guhit Bulaga. Nagdatingan na daw sila. Alan yung 40. Andito na sila. Andito na. From all over andito the country. Andito na sila. Dami niyan. Yung mga pasalo. Sa Sabado, makikita na natin alam mo sila na, maghahanda na kami ng mga bayong. Buti na lang, hindi na kami matatalo uli. Walang guhit Bulaga. Ang dami niyan. Meron pa rin. Meron pa rin. Wala kaming kadala-dala. Ah. Natalo lang tayo isang beses eh. Ay, may pangalawa pa yan. Babawi. Ano, bubusalan natin si Victor magtanggol. Oo. Masyadong may masyado anting. Masyado eh. Nasa niya yung amoy chiko. Ang hirap nun ah. Alam mo, itumba na natin yan si magtanggol. Itumba na ba? Iligpit na? Mahirap marami itumba na yun. Superhero yun. Bakit? Ilang talo na ba ang blue? Dalawa lang naman, di ba? Parang lamang na kayo ng 2 points. Oh, okay. It comes in threes, di ba? Lagi kami kulang eh. Untayin nyo yung Sabado, kompleto kami. Ano? Kompleto. Kompleto? Ang galing kaya mag-drawing ni Doc Jimmy. Fairness! Oo nga. Ay, yun ang delikado kasi wala ng Doc Jimmy kung kompleto kayo. Mama Pelo. Ay, giraan po. Ay, magsilabas kayo, oy. Walang ay, tao na naman. Oo. Saan bang bahagi ng Tagig yan? Ayan, at least tumaba yung mga daliri ko. Dito sa mga C5. C5. Ah, bandang C5. Tatawid, makabila. Sa loob-loob pa. Oo, sa loob.
Nasa BGC ba kayo? Ah, malayo-layo pa yun. Kabilang side naman yun. Kayamanan, BGC. Ah! Boom! Ay! May aso. Inaabangan ka, Wally. Mag-hi ka daw muna, Wally. Ayan na, oh, effect mo raw. Ayan, oh, Wally. Ala, Wally, ikaw talaga pinupuntahan. Ayan, pinabilang si Dugi. Eto na, nakita na namin. Ay. Paolo. Nako. Eto yung inaanak mo. Ayan na si Roberto. Lumana ka, kayak doon. Bakit kayak iyak ng iyak? Ano daw, Pao? Bakit kayak ng iyak? Babawin mo na yung Roberto, wait. May pamukhang matindi ang pangangailangan mo. Eh kasi po, marami po akong utang. Tapos po, wala naman po akong magandang trabaho po. Ayusin mo yung panasalita mo, hindi ko maintindihan. Oo, wala kami maintindihan. Paano ka namin bibigyan ng papremyo, hindi namin maintindihan kung anong gusto mo. Roberto, huminahon ka. Ayan si Ma'am Alan, si Ma'am Pia, at saka si Ma'am Ruby. Hi, Roberto! Hello, Roberto! Relax lang. Oh, hinga-hinga lang, relax lang. Kumusta ka, Roberto? Ito po, hindi po nakatulog. Dalawang araw na po, ng Sabado pa po. Huwag ka na kasi nagbibisyo. Oo, huwag ka magbisyo para nakakatulog ka. Mahala, nainisip ko po palagi yung mga anak ko. May anak ka? Opo. Ilan? Ilan? Apat po, tagdalawa po kami ng misis ko po. May misis ka? Opo. Sana si misis mo. Nag-abroad po siya pero hindi na po kami nag-uusap. Para lang sa mga bata, yung mga bata lang po nag-uusap. Saan daw siya sa abroad? Sa Saudi po, sa Riyadh po. Tapos, hindi na ka nag-uusap? Hindi po, dahil sa mga bata na lang po sila na lang po nag-uusap po. Pag alis niya, hindi na siya bumalik. Parang diretso hiwalay na sa'yo, ganon? Kasi po yung plano po niya kasi maganda sana. Pagkaalis niya po, iba na po ang plano niya. At sabi niya po sa akin, parang wala na po akong aasahan po sa kanya. Sinabi niya sa'yo yun, diretso? Opo, pero ayoko po malaman po ng mga anak ko po. Ayoko po masaktan po yung dalawang anak po, dalawang lalaki dito kasama po. Kaya sabi mo dalawa sa kanya, dalawa kay misis. Opo. Ilan ba anak niyo? Apat? Apat po. Paano na sa kanya? Nasa Saudi siya. Ay, nasa nanay niya po. Yung dalawang babae, nasa nanay niya. Opo. Yung dalawang lalaki na sa'yo. Opo. Anong trabaho mo? Anong pinabubuhay mo doon? May awa naman po ng Diyos, nananahi po ako. Pag wala po, nagwawalis po ako. Ano mga tinatahi mo, mga damit na... Kwento. Duster po, yung mga... sa taytay po. Yun saan po. Pa muna bahay nyo? Yan lang po sa looban. Pwede pumunta doon? Opo. O sige, punta muna kayo doon baka. Pasok muna tayo. Roberto, bakit tinutulak mo? Ayaw mo ba akong katabi? Oh. Para may masmasan tayo. judgmental mo, may anak ko yung dalaw. Oo, ikaw. Diba? Baka ano lang, napahiya tuloy tayo. Kayo eh. Kayo, parang masarap yan o saya. Ano yan, Mane? Yes. Oo. Nakakuha ka ng tindahan. Biniyara mo ba? Siyempre. 500. Opo. Tapos si Rakitera, sasabihin niya, puro lalaki may kasalanan. Ayan, iniwan ng babae, Oo nga. Kayo. At hindi na sila nag-uusap, may usapan sila. Ang una magsalita, yun ang una maghiwalay. Oh, sino ang ano? May kasalanan. Ay, wala nagsasalita. Wala nag-uusap. Ay, ang daming makina. Happy lang dapat palagi. Ganon. Ba't umaanda rin yung makina? Di kuryente ba? Oo. Eh, upo ka dito. Upo ka, Mare. Ay, kuya. Ano ba talaga? Huwag ka nga. Bert, okay na yan, Bert. Bert, okay, okay na. Kung hindi umiikot, di ikaw ang umiikot. Okay na yan. Nahilo. Maayos naman yung house ni Roberto. Maayos. Medyo ano, mababa lang yung ceiling. Wow, wow, ang tangkat kasi ni Bahay. Ikaw pa talaga nagsabi, ha? Iwas ang laki. Temputer. Arte mo sa mababang ceiling, ha? Oo, ha? Naman, ha? Pero, abo. Yan, makasingit dito ako ka, dyan. Dito ka. Ayan, okay na. Paano nangyari to? Ang alin? Ma'am, nagka...
ikaw ba? Hindi, tanungin natin, sabi. Hindi naman komo bading. Sabi mo na, tatanong ko mo. Hindi, hindi, tatanong ko nga. Ikaw ba yay, ganun, bading ka? Hindi naman po. Kasi ang pagka, ano ko lang po, malambot lang po ako pananalita. Saka hindi naman po ako na ganun totally na bakla po. Anong masasabi mo ron? Ipasok nyo nga muna si Kira dun sa standby. Nakasunod ba? Hindi, nandun na. Wala naman. Oo, parang hindi naman siguro yan eh. Natunugan ko na, dun na siya muna. Oo. Pero, okay. Pero hindi. Hindi naman po. Di ba pare, parang ako, crush kita, pero hindi naman ako bakla. Pwede, pwede. Oo, nangyayari sige nga, naman kiss. Yun. Mga pare. Ah, hindi naman pala, ikaw naman alam, judgmental mo. Oo, lalo ka na. Nagturuan yung dalawa. Sorry ah, kasi sa... Pero palagi ka napapagkamalan, Roberto. Opo, kasi ang kilos ko po, tsaka pananalita po, ganito po ako. Pero hindi, wala kang, hindi mo ka mag-anak si Bentisoy, yung mga ganyan. Bakit naman? Mabagal magsalita yun eh, pero... Ah, at tsaka ang balita sa amin... Ano? Dalawa nang naging asawa niya. Ano? Totoo ba? Ganda ng reaction ah. Partner ko po, yung asawa ko lang po. Pero wala naman pong iba po talaga po. Alam mo yung chismis mo, mali ah. Ikaw, Paolo ah. Saan galing yan? Yung chismos ang kapitbahay ah. Very, very wrong ah. Paolo, nakadalawa ka na ah. Ilang taon ka, Roberto, nung mag-asawa ka? Pag na 19 po, kasi yung kinakasal nga po ako, nakatanga lang po ako sa attorney kasi wala po akong alam po sa ganun. Nakatanga ka? Sa huwes? Opo. Sa attorney. Kasi, ano yung attorney? Lalaki, babae? Lalaki po. O kaya kasi, nakatanga ka dun. Kasi, oo. Sige, kwento mo lang, iho. Yun nga po, mas matanda po yung misis ko po sa ako. Ilan taon yung misis mo? 44 po. Nung 19 tapos ikaw 19? Opo. Paano nangyari? Niligawan mo ba? Hindi po kasi sa trabaho po, kantsawan lang po eh. Ano trabaho nyo nun? Magkasama po kami sa pananahi po. Tapos? Yun po, pagdating ko po sa umaga, yung pagkain ko po sa lamesa ng makina, nakahanda na po. Ah, bali ikaw ang niligawan. Opo. O pagkatapos? Nga po, hindi ko naman po na alam na ganun po. Nahulog na po yung loob namin sa bawat isa sa amin po. Tapos nagpakasal kayo? Pakasal po kami. After 1 year po kami nagsama, bago ko po siya nabuntis po. Sandali lang, 44 years old na siya eh. Paano nakaapat pa kayo? Ano po siya? Ano po kami, 26 years old po siya. Ah, 44 siya ngayon. Opo. 7 years okay, lang. Okay. Ikaw naman kasi sabi mo 35 years yung agwat. Aba, wala ako sinasabi dito. Meron. Alam mo, yung mga chismosa talaga. Oo, 7 years lang pala, kaya nakaapat pa. May probinsya ka ba, ano, Roberto? Taal Tagatipas po ako. Saan? Taal Tagatipas po ako, taga-tagig po ako talaga po. Walang probinsya? Ang asawa ko po, probinsya po, Mindoro po. Tagariyang ka talaga. Tagariyang siya talaga. Tapos, ang mga magulang mo? Tagariri po, pero nangungupahan din po sila. Kaya maaari nga po, gusto ko nga po manalo dito. Isa rin po matulungan ko po yung nanay. Ano nangyari sa nanay mo? Matanda na po sila, nagtitinda pa po. Nagtitinda. Kaya gusto ko pa matulungan kahit dagdag po na po sila. Lalaki ka talaga? Lalaki siya lang, gano'n lang talaga. Malambot lang talaga. Malambot lang talaga. Bakit? Wala bang lalaki iyakin? Pero wag naman ganyan kalambok. Bakit ba? Kanya-kanyang lambok oh, yan. Na-pressure cooker. Emo lang si Roberto. Na-emo. Ano bang tama, nickname mo? Lang. Anong pangalan mo? Yung tawag Obet sa'yo? Po. Ha? Obet po. Obet. Tagabe? Wala. Wala, yun talaga. Obet talaga. Obet talaga. Tayo lang pumipilit. Huwag pilitin. Huwag natin ipilit. Pero Obet. Ipush, pwede ba? Sana yung dalawa mong anak na lalaki nila sa'yo. Nandito po. Saan? Ito po, yung isa po, nasa kapatid ko sa Bulaga kasi nagtatrabaho po. Ah, malaki na. Opo, kasi nga po, pag wala pong pasok, may extra po sila sa nga tiyahay nila na magtinda sa palengke po.
Sana yung anak? Sana yung anak? Gano'n nakalaki? Eto, malaki na anak. Yan, ah, malalaki na. Pinata na. Anong pangalan mo, iyo? Dan Albert po. Ano? Dan Albert. Dan Albert, ilang taon na? Ano po, magja-17 na po sa October. Magja-17, pero laki na ng Adam's apple, ah. Wala ko. Akita mo pa yun? So yung nandun dun sa Bulacan, mas matanda dyan? Mas ito po, matanda. Yung sa Bulacan po, bata pa po. Ilang taon na yung nasa Bulacan? Ano lang po, 15 lang po. Ah, 15? Eh, yung mga anak mo na babae, hindi mo na nakikita. Ano po, matagal na po. Kasi yung huling punta nila dito, mga 14. Nasaan sila? Oh, 8. Nasa Mindoro 4 years ago. Po. Sa pamilya ng asawa mo? Opo. Hindi mo nadadalaw? Hindi ko po nadadalaw. Hindi mo nakikita? Hindi naman po. Nakakausap? Tumatawag ko lang. Kagabi po, tinawagan ko, sabi ko, ipag-pray ako na sana ako ang mabunot. Yun. Pag ako nabunot, papasyalan ko po sila. Batiin mo sila sa Mindoro, baka nanonood sila sa TV. Anak, nandito ako sa Itbulaga. Dayaan niyo, papasyalan ko po siya. Pinaiyak niya na naman si Roberto. He's very in touch with his emotions. Pero ikaw. Roberto, ang kagandahan dyan, in touch ka pa rin dun sa mga anak mong babae. At meron kang dalawang malabay anak na lalaking napakasipag. Yung nilayo po sa akin ng asawa ko, yung magtatatlo, dalawang taon, tapos yung bunso ko, 1 year lang po. Pero matagal po kami talaga nagwalay. Pero wala po akong magagawa, wala akong kakayanan mabubuhayin sila. Hindi mo ba kaya? Kakayanin ko po. Kung halimbawa may hanap buhay po akong dire-diretso. Pero kagaya nung asawa mo, sabi mo nga may plano siya bago siya umalis opo. Para sa inyo. Nabago na yung plano nung nandun na siya. Opo. Sa tingin mo bakit nangyari yun? Hindi ko po alam sa kanya. Ano ba muna yung una ninyong plano? Yan. Yung mag-abroad pa lang siya. Yung plano niya kasi, gusto makabili kami ng sariling lupa. Para kahit papaano, makatayo kami ng kahit papaano malit na bahay. Pagdating ng ganun ng time nyo na papahanap siya na ng lupa, humihingi na po ako ng down payment, minumura niya po ako. Bakit ka naman niya minumura? Kasi ang katwiran niya kasi, ako daw po ang lalaki, ako daw po magsumikap. So nagbago na lahat? Opo. Gano'ng kalaki ba yung lupang tinitignan mo? Ang gusto ko lang po, 30 square meter lang. Mag-aaway nga kayo. Ilang square? 13? 30. Ay, mag-aaway kayo, hindi nyo nalinawan. Ano bang lupa? Sa paso ba o sa ano? Baka sa paso lang naman yung sinasabi. Tapos ikaw, laki ng... Yan, nung... Yung nangyayari na yan, nandun na siya sa ibang bansa, tama? Opo, nandun na po sila. Pabalik-balik na lang po siya, pero binabalikan niya po ako dito pag wala na po siyang pera. Hihingi sa'yo? Ganun na nga po, dito po siya nanunuluyan. Inaano ko lang po ko dahil sa mga bata po. Ibig sabihin, pag ubos na yung kinita niya sa ibang bansa, pupunta na sa'yo para awayin ka kasi wala ka naman sapat na trabaho. Opo, ganun. Aba, magaling ang tatay ka ng asawa mo. Ano bang trabaho niya sa ibang bansa? PH po. Okay naman siya ron? Okay naman po. So matagal na siyang bumabiyahe? Opo. Siya ngayon nandito, nandun? Nandun pa rin po. Uy, nanonood. Kausapin mo. Kasi ang sabi niya kasi, October daw po, uuwi na daw. Ngayon itong sabi ko sa taon na to? Anak ko, maniniwala ka ba kayo sa mama niyo? Kasi matagal na sinabi niya na uuwi. Eh pagdating ng panahon, di naman siya umuuwi. Kaya yung anak kong panganay, nagtatampo po sa kanya. Na hindi na siya umuuwi. Opo. Pero kausapin mo yung asawa mo, napapanood tayo sa Saudi. Ano pangalan? Nida po. Ha? Nida. 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 Kaya Nida. Nida. Yes. Nida. Yes. Huwag mo yung tayong sumagot. Siyempre hindi sasagot yun sa Saudi. Nida. Sige lang, Nida. Roberto. Nida. Ano? Nandito ako sa Itbulaga. Maswerte ako, nabunot po ako sa isang one for all, one for one. Kamusta ka na one dyan? For all, one for ano one. Ano sabi ni Nida? Kamusta ka na dyan? Ikaw, sabihin mo po. Mali daw yung title, sabi ni Nida. Ay, hindi po. Totoo po yung sinasabi ko po. Hello? Hello. Kamusta ka na? Okay naman.
yung mga bata. Nida, kausapin mo. Okay naman po yung okay lang yung mga bata, hindi ko naman pinababayaan. Bakit ganyan? Parang nangangayayat. Nakikita ko sa TV. Hindi naman kasi yung mga bata kasi pag oras sa pagkain, wala. Eh, kung pinababayaan mo yan, kukunin ko na lang sa'yo. Eh, hindi naman pwede kasi kailangan ko rin yung mga anak ko. Anak ko rin yan, karapatan ko rin. May tatanong lang ako sa'yo, huwag ka magalit, ha? Ano yun? Mahal mo pa ba ako? Kung ano, meron pang natitira ako sa pagmamahal sa'yo, pero ikaw lang, ewan ko sa'yo. Ikaw, baka may gusto ko itanong kay Nida. Ewan ko sa kanya, kasi wala ano, naman na ako. Try mo pa rin tanongin si Nida, baka ano. Kasi yung ano namin, May tatanong ka ba sa akin? Bakit nagbago isip niya, ganun? Ewan ko po sa kanya, kasi siguro... Tanong mo! Nida, bakit ka nagbago? Hindi naman ako nagbabago. Hindi, nagbago kasi... Tinitid ng kulay. Kasi ka magtatrabaho. Hindi ka kasi nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako dito. Pinababayaan mo ako. Hindi naman. Pareho naman tayo eh. Nagsasabi. Hindi, ang hirap na buhay ko sa Saudi. Hindi talaga. Mahirap talaga. Gagampanan natin dalawa alang-alang sa apin. Apat na anak natin. Sabi mo, bibili ka ng lupa. Eh, ang ikaw may ano, kamalian kasi... Nagsasabi na ako sa'yo ng totoo, ayaw mo nang maniwala sa akin. Ako na naman ang sinisisi mo, palagi ka na lang ganyan. Eh, kasi gano'n naman talaga sinasabi ko sa'yo, totoo naman eh. Alis nga yung sarili ko, napapabayaan ko, paalang-alang sa mga anak natin. Laki ka na, ayoko na. Hirap-hirap ng buhay dito sa Saudi. Mahirap talaga. Kung gusto mo, umuwi ka. Para konting po, may puhunan tayo, magsimula tayo. Ano papakain mo sa akin, tela? Eh, hindi siguro kung naghahanap buhay rin tayo. Eh, gaganda rin siguro yung pamumuhay natin pag tulong tayo eh. Kasi kahit pa paano kasi, yung padala mo kasi, konti lang talaga. Yung asawa mo ba, marunong manahe? Opo. Oh, palit na lang tayo. Ikaw na lang dito sa Saudi, ako na lang mananahe. Ako, hindi ko po ang pinangarap kasi mahirap po sa ibang bansa. Kung may kakakayanan ka naman dito sa... Ako, babae ako, kaya ko. Ikaw, hindi mo kaya. Hindi ko po talaga kaya po. Pero mahal mo pa ako talaga? Mahal ko nga kita. Inaano ko lang sa'yo. Ang ugali mo, ayaw mo sa akin. Kung talagang mahal mo ko, kiss mo nga si Paolo. Ay? Naibasmasan! Naibasmasan! Mahaba na yung call, mahal ng babayaran. In-off na natin, i-off na baba na natin. Bye-bye! Babay ka na. O sige, diyan ka na. Uuwi na ako, ha? O sige, bahala ka. Yung napanalunan mo, yun na yung gamitin natin sa negosyo. Ilalaan ko rin sa mga pag-aaral ng mga anak natin. Oo kasi nga, bigay mo na lang sa akin yan pag uwi ko, ha? Oo, tatabi ko to. Hindi, bigay mo sa akin lahat. Eh hindi, ilalagay ko to sa pag-aaral ng mga anak ko. O sige, kiss mo na ako. Eh? Layo ka na nga dyan eh. Andito lang naman ako sa tabi. Ay! Napagod siya! Pasalubungan na natin! Ganun bang boses niya? Pasalubong na, oy! Ganun ba ang boss na asawa mo? Ayoko na. Malamay po siya magsalita. Pero pag nagalit siya, grabe po siya. Kaya ka pala napapakasal ng hindi mo alam eh. Lagi ka kasi nakayuko. Tumingin ka sa paligid mo. Alam mo, Jose, ang feeling ko sa kanya, miss na miss na niya talaga yung asawa. Miss na miss niya na talaga. Na kahit ikaw man lang, kahit ikaw na nagpa-pretend niya yung asawa niya, eh kakausapin niya talaga. Correct. Nami-miss mo ba ako? Nami-miss mo daw ba?
Nami-miss ko rin po siya. O, yun naman. Talagang malalim kasi yung pinaghuhugutan niya. Gusto niya makausap yung asawa niya talaga. De, sana maayos. Sana. Oo. Nanonood siya. Para sa mga bata. Maibalita doon sa asawa niya. Ang pangalan ng asawa? Gusto mo tawagan talaga natin? Anong pangalan? Pwede rin. Okay, ano pangalan ng asawa? Nida. Nida! Mag-ayos naman kayo nito ni Roberto kasi mukhang mahal ka pa nito, oh. Mahal talaga. Hello! At saka may ginagawa naman sa buhay si Roberto. Oo, diskarte naman. Napalaki ng tama yung dalawang anak na lalaki. Dalawang anak na napalaki ng maayos. Tapos eto na, nanalo. Yung nga sinasabi nyo, ibibigay na namin yan. Ibigay nyo na yung pasalubong. Eto na, mga Dabarkad, tanghalian na. Eto na, magpapasarap ng tanghalian ninyo. Etong forever natin kasama, mapa. Anong pagkain pa? Basta magpinagsama. Kahit anong pagkain at Coke. Hashtag forever bagay talaga. And our Coke Havana's food for today is beef caldereta. Alam nyo ba masumasarap ang beef caldereta basta with Coke at Cola? At alam nyo rin ba, mga Dabarkads, ang Coke kasalo ay 22 pesos na lang. Kayang-kayang kapares yan ang bawat kainan ninyo. At pag may masarap na pagkain at Coke, may bagay na hugot dyan. Sige pa rin ako. Caldereta kong sasabihin sa'yo, ang nararamdaman ko, because ikaw lang ang gusto ko. Hashtag forever bagay! May kasama pa yan, 10,000 pieces from Coca-Cola! Ayan, bigay sa'yo ng Coca-Cola. Salamat po sa Coca-Cola po. Kahit pa paano may dagdag pupunan po. Hindi na po ako kukuha sa ano ko po. At eto pa, dadagdagan pa natin ang regalo mo. Maraming salamat. Ano? Eto pa, mayroon ka pang grocery items, dalawang sakong bigas at 5,000 pieces mula sa Pure Gold! Ayan o, daming groceries niya para sa inyo mag-aama. Dahil sa Pure Gold, always panalo! At dagdagan pa natin ang regalo mo at dito masatin ng Pampanga's Best Original Tocino! Pipili ka ulit. Bet, pili ng isa. 1, 2, 3, 4. Wala, ayan, nakaanig pa. Ay, sakto. The original tocino, 10,000 pieces. May timpla ng tunay na tocino. May lambot na naglalambing, tamis na nakakakilig. Sarap ng tunay na pagmamahal. Basta tocino, dapat Pampanga's Best Original Tocino. At dagdag regalo pa, appliances, subok na panahon at Tibet kalidad. Ang Hanabishi Appliances. Tanggapin mo, oven toaster. Hot pot. At water na may dispenser. Lahat ng ito ay itig sa inyo ng Hanabishi, ang kapartner ng practical na nanay for 30 years. Subok na rin ni Bossing. At dagdag regalo pa, dala pa rin namin na may wagang Jewelry Box sa tinsenyo ng Villa Rica Pawn Shop. Ayan, Kuya Oben, pili ng isa ulit. 1, 2, 3. Ay, special. Meron kang $100. Itong $100 na ito, pwede mong ipapalit sa Villa Rica Money Changer dahil sa Villa Rica, mataas magpalit ng mga foreign currency. Sa Villa Rica, safe ka, sure ka, at special ka. Kaya abot ka may pangarap. At ito ba nagdagregalo mula naman? 5,000 pa rin. Galing sa Great Taste White Coffee. Yan ang coffee na smooth and creamy. Kaya naman hahanap natin talaga. Ganyan talaga ang feeling every time with Great Taste White. That smooth and creamy taste. Iba talaga ang Great Taste White. Great Taste White, we make white coffee great. At nagawin pa another 5,000 pa rin galing naman sa Propan TLC. Propan Cheese. Propan TLC time na. By Lysine B Vitamins at 100% Vitamin C. Para yan sa tuloy-tuloy na gana kahit pabago-bagong panahon. Sakto ngayon, ano? Correct. Kaya para tuloy-tuloy ang gana, mag-Propan TLC na! Congrats! Salamat po. Maraming po salamat po sa Bulaga at lalo po sa Panginoon po at nadinig po yung aking palalangin. Ilalaan ko po talaga sa pag-aaral ng mga anak ko po. Wait, ano ba itong mga ginagawa niya? Itong mga tinatahi niya? Yung mga duster po sa taytay po. Duster? Ay, naku, mahilig si Nanay Nunal dito. May mga gawa na ba? Pindakin niyo na yan para kay Nanay Nunal. Tignan mo kung may kasya. Ang problema, wala pa siyang gawa. May finished product ba? Wala. Magkano ba ang isang duster? Hindi ko po alam sa amo ko po. Pero ikaw, paano ang tanggap mo dyan? Ano lang po, yung buoan lang po, 10 piso lang po. 10, isang ganyang plastic? Hindi po, 1 piraso lang po. Ah. Sa'yo ba yung material? Sa'yo yung tela? Sa'yo yung mga sinulit? Dinideliver yata. Yung tela po,
sa kanila po, pero yung sinulit po sa akin po. Mahal din yun, ah. Mahal. Tapos 10 piso. Kuryente pa. Sa isang araw, ilan ang duster na nagagawa mo? Kuminsan po, 20 lang po kasi nagwawalis po sa umaga. Pero ikaw, marunong ka ba mag-cut? Marunong naman po. Ikaw na lang, mamuhunan ka. Oo, may puhunan ka na ngayon. Kasi kuryente mo magkano? Kasi sinulit magkano? Hindi naman po sa akin yung makina, pinahiram lang po sa akin. Bumili ka na! Yun nga po, kung ano po, bibili po ako ng ang sarili ko po. Doon meron, no? Yung makina ng motor, oh. Pwede mong gamitin. Oh, hindi yun! Oy, pwede ka manahi habang nagbabangka. Yung ganun. Mahirap, mananahi, maandar siya. Baka tumakbo yun, Jose. Sabay, double jump. Mamuhunan ka na. Ito, nag-aaral ka ba? Ha? Apo. Ikaw ba, nag-aaral ka mabuti? Apo. Anong ano, nasa anong grado ka na? Anong grade ka na? Ano po, grade 11. Tuloy-tuloy naman yan. Apo. Mag-aral ka mabuti, nakikita mo yung hirap na ginagawa ng tatay mo. Apo. Tsaka huwag ka masyadong loyo ko. Bakit? Pamalaglag yung mata mo. Bastos. Hindi, yun ang tama, ano? Kung mga bata, wala pong baon. Naranasan po rin po namin. Kinakapalan ko lang po yung mga mukha ko sa mga kapitbahay. Nangihingi ka? Hindi naman po. Nangungutang po ako. Para lahat naman ng tao may utang. Okay lang yun. Basta marunong ka magbayad. Oo, oh, bayad. Na po, minsan nararanasan ko po na mamura ako ng pinag-uutangan ko. Ano ba yung maingay? Kumanta, sa, kumanta ata si Anjo eh. Pinapractice yun yung beep, 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 beep. Biglang lumakas ang ulan. Na naman. Ay, Julanis na. Alak. Ay, Julanis na nagbibiro, ha? Ang laki ng mga ano. Mga tao ayaw mag-asialisan. Ang lalaki ng patak, ha? Pero ikaw, ano ba talaga yung pangarap mo dyan sa mga anak mo? Lalo doon sa dalawang malayo sa'yo. Yun nga po, sabi ko, magsama-sama na po kami para mag... ano po, maayos yung aming pamilya. Wala pa bang nakaka-graduate sa pag-aaral sa mga anak mo? Wala pa po, kasi senior high pa lang po eh. O yan, kausapin, madadalaw mo na yung mga dalawang anak mo sa probinsya, kausapin sa mo. Sa Mindoro? Anak, nandito ako sa Itbulaga. Bukas, pupunta ako dyan sa Mindoro. Ay, at Papa! Makikita rin tayo. Sabihin mo. Kausapin mo. Yun nga po, anak, eh, masaya ako. Yun, number one ta na nabunod ako kasi halos hindi ako makatulog talaga. Miss kita, Papa! Yun nga, namimiss ko na rin kayo eh. Dalawa yan, di ba? Opo. Dalawang babae po yung sa Hello, Mindoro. Papa? Hello? Ha? Papa? Hello? Si Gingging eh. Si Ate, Papa si Ate. Parang si Gingging eh. Papa si Ate, palagi kinukuha yung headband ko. Ikaw nga yung nag mag-aaway kayo ni Ate. Ang badbad mo! Hindi. Kinukuha mo yung ano ko. Kinukuha. Papa, oh. Kinukuha mo yung supil ko. Wala ka naman buhok. Hindi naman eh. Hayaan mo, ibibili kita ng mga pangailangan nyo. Talaga, Papa? Oo, kasi nakikita ko pag nagpupunta kayo dito, mga gamit nyo, wala. Yung wala mga, talaga, Papa. Yung mga gamit nyo sa mga dami. Hindi mga kami pinadadadad ni Mama. Wala talaga. Pabata ng pabata. Sabi niya, uuwi. Ayan na si Ate. Parang mangkukulam yung isa. Ba't ganun boses yung isa? Charmaine. Parang paus yung isa. Nag-set yung isa. Ay, bigyan natin muna ng ano. Ano po? Alam, dito na talaga magkakaalaman. Bossing savings. Number one. Tingnan natin, ha. Ay, number four. Number four, Papa. Mali. Four. Ang kulit kasi ng mga anak sa Mindoro eh. Oh, ang gulo kasi nila Gingging. Tingnan mo mabuti, Bert. Malabong mata. Kita ako ng pera, lilinaw rin. Pag nakakita doon ng pera, lilinaw. Ayan na. Oh, mamahalan po, salamat din po dito sa saving po. Ano yung sinasabi? Maraming salamat po. O yan, meron ka na. Una po sana, hindi po sana makakuha ng card kasi paalis na po yung nagbibigay. Nahabol ko lang po ito. Ah, nahabol mo lang to, yung nagbibigay ng ano namin. Nagre-registration. Oh. Ayun, si Ruby, nag-ganon na experience si Ruby yun. So, tama po, nagpasalamat po ako para talaga sa akin po ito.
No, yun. Basta ingatan mo na lang, tapos magnegosyo ka na. So ano talaga yung plano mo dyan sa mga napadalunan mo? Ito po talaga. Gusto ko po ilagay sa kinabukasan ng mga anak ko po. Tapos kung halimbawa ako, sa sariling negosyo na lang po. Kasi ang hirap rin po yung nangangamuan. Sino ang sinanay mo? Nasaan? Nandito po sa kalsada. Kanina nandito po eh. Sa kalsada? Sa kalsada ba kayo? Di po. Eh, ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa Novaysia po. Matagal ng, may ilang taon na? Ano na po, Dom? Magpa-5 years na rin po silang hindi natin. Hindi, ilang taon ang tatay mo? Ang tatay ko po, 64. Wow. Robert! Po? Hello, Robert! Hello po. Ang tatay ko? Oo. Paam nang hihinang balato si tatay? Hindi, napanood ko lang sa TV na nanalo ka pala. Oo nga, tay eh. Hindi mo ba kami dadalawin man lang? Eh ano, luluwas daw si nanay dyan. Humingi nga sa akin kanina ng pera. Magpadala daw ako sa iyo. Isama mo yung nanay mo kasi matagal ko na siyang naminis. Ewan ko sa kanya. May kasi... baka may boyfriend na ang nanay mo dyan. Nako po. Purong na nga lang pagtitinda, nakukuba na nga po yung sinanay. Oo, kawawa naman Huwag si nanay. Huwag mong pabayaan ang nanay mo, ha? Magbe-birthday na nga si nanay sa linggo, eh. Oo nga, alam ko, 26, eh. Di ba ang birthday niya? Oo, 26. O sige, baka makarating ako, pero wala akong pamasahe. Ano yung padadalang ko kayo? Si tatay, okay lang ba yung kalusugan? Ay, naku. Ano nga, tay, bigay mo yung address, tay. Nagpunta nga dito si tatay. Nakita ko, baksak yung katawan kasi nga opo, yung sa opo. Blood Tama po yan, may sakit po ako. Yung nga po, gusto ko po rin sila katulungan. Tay, pagaling ka, tay, ha? Mama, luba na yung ubo ko. Ay, hindi siguro ipapagagamit natin yan. Ay! Robert! Po? Yung balato ko, anak, ha? Oy, opo. Makashot-shot man lang lang. Bago na po kayo, matanda na po kayo. Hindi na nga ako masyadong umiinom, konti na lang. Ayun nga po, yun ang mahirap. Matanda na kayo, eh. Ayaw niyo patigilan. Ay, katawag na! Sorry. Abay ka na. O, sige po. Salamat po. Mag-ingat ka, ha? Opo. O, sige. Mabuhay ka. O, okay lang po. Bye. Hanggat kailan? Hanggang gusto mo pa. Salamat, tatay. Salamat, alangki. Tay! Ingat ka, tay! Tay, okay na ba sa'yo? Dagdagan namin ang regalo ni Obet? Padala nyo na lang sa akin. Obet, okay na ba sa'yo yun? Padala namin siya Nueva Ecija? Okay naman po. Wala naman problema. Kung magagamit lang po sa maayos. Mabait Aba? Pa ba, tatay? Mabait na ba, tatay? Mabait na ba, ay, okay, sige na. Mabait pala eh. Hindi dagdag regalo. Dagdagan nyo na. Dahil mabait kang bata, eto na, dagdag puhunan. Bigay pa ng imbulaga para makadalaw sa mga anak mo. Yun ang importante. At siyempre, si tatay din, mapuntahan mo at si nanay. Makadalaw sa Mindoro at makapag-Puerto Galera. Correct. Aba, talaga. Ano ha? Ako sa mga kain ng barko. Ay, mag-aeroplano ka. Dagdag regalo ng imbulaga. Tanggapin mo pa ang... 60,000 pieces! Congratulations, Mama Alan. 60,000, bigay na ipulga. Salamat po talaga. Hindi ko po ang alain na ganito. Marami nga po nagtatanong sa akin kung ako ang nabunod. Hindi ko po sila alam. Sasagutin ko, sabi ko, isa ako doon nabunod. Hindi ko alam na ako talaga ang mabubunod po. Salamat po sa Itbulaga po. Congratulations! God bless Obet. You, Obet! God bless you! Congratulations, Obet! Ay, mukhang jumujulan pa. Oo. Kung hindi man jumujulan, I'm sure. Huminto, pero basa. Ano yung kalsada. Malakas kanina.